What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Vico Serie. So ngayon po is March 2021. Ilang buwan na lang po ay magsisimula ng mag-file for candidacy ang tatakbo for elections sa 2022. Hindi lang po yan pang national. Of course, ang init na po ng sitwasyon po natin doon sa mga tatakbo sa national positions, kasama po dyan yung sa mga local positions. And Mayor Vico Sotto is up for re-election. So, unang re-election po ni Mayor Vico Sotto dyan sa Pasig. At kasabay po nun ay marami pong mga ibang lumalabas-labas na balita kung ano po ang posibleng maging sitwasyon o sino yung mga kakalabanin niya sa darating na eleksyon. Ang naririnig po, siyempre yung mga Eusebio, pipilitin nila makabalik sa kapangyarihan. Nandyan si dating Mayor Bobby Eusebio, mukhang kakalabanin ulit si Mayor Vico. Of course, nandyan din yung current Vice Mayor, si Vice Mayor Iyo Caruncho. Naririnig din na posibleng tumakbo din pagka-mayor itong si Vice Iyo. Pero bukod doon sa mga kalaban ni Mayor Vico, pinag-uusapan din kung sino ba yung kanyang magiging Vice Mayor. Of course, maraming choices. Meron dun sa mga konsehal. Kung meron sa mga konsehal ang gustong kumampi na kay Mayor Vico at maging vice mayor niya, posible yun. Nandyan sila, basta yung mga iba-ibang konsehal dyan. Tapos, aside from that, narinig din na yung asawa ni Kong Roman, si Shalani, baka mag-vice mayor din. Pero ngayon po, meron pong lumalabas na mga picture at meron pong lumalabas na mga Facebook page. Actually, dyan mo malalaman kung meron mang plano. Kapag merong mga sponsored posts, meron mga lumalabas na mga page. Ito po, none other than former congressman Dodot Jaworski. Okay? So, si Dodot Jaworski po, sa mga nakakaalala, nung kumaalala nyo, yung 90s na Hinebra, yung panahon nila Marlo Aquino, Val David, sila Vin Season, JV Gayoso. Alala ko yon. Of course, si living legend, Sonny Jaworski, tatay ni Dodot. Tapos, si Dodot, ipapasok paminsan-minsan. Tapos, pag makatres si Dodot, masaya lahat. Kasi nakatres si Dodot. Aside factor niya sa basketball career, of course, napangasawa niya si Mikey Kowanko. Yan, napakaganda si Mikey. Crush ko yun nung bata ko eh. And, naging politician siya dyan sa Pasig. Of course, dyan sa Pasig, nakalaban niya, nakaaway niya yung mga Eusebio. At medyo mahaba yung storya nung away nila ng mga Eusebio. I-search nyo na lang sa Google yung kwento nung awayan nila noon dyan sa Pasig. Medyo mabigat yung basta yun. So, lumalabas yung mga picture na ganyan na posible kaya na si Dodot ang maging vice mayor ni Mayor Vico sa darating na eleksyon. So, very interesting yung tanong na yan. Itong picture na to, kasama nila si dating Kapitan Agustin. Kung di ako nagkakamali, yun yung kasama nila dyan. Sa pinost din yung picture na yan eh. So, meron mga nagpupush siguro para si Dodot ang maging katandem ni Mayor Vico. Of course, syempre, ang common na nila is na nakakalaban nila yung mga Eusebio. And matagal din naman nagsilbi dyan si Dodot. And marami siyang kilala sa Pasig. So, posible talaga yan. Pero syempre, ito ay haka-haka lang. Ito ay pag-uusap-usap lang. So hindi pa natin sure talaga kung ano mangyayari. Kasi tingin ko, hindi naman magko-congressman si Dodot Jaworski. Kasi incumbent si Romulo. Nakakampi nila Mayor Vico. Na talagang kasama ni Mayor Vico from the start dyan. So, parang malabo. So, malabo din naman magko-consehal pa siya. Babalik pa siyang consehal. Parang malabo din. So, yun lang yung nakikita ko. Yun lang yung nakikita ko na posible. Pero hindi natin alam, baka naman nagpaparamdam lang, o baka naman magsenador, o hindi natin alam, baka naman feel lang niya na magka-Facebook page or magparamdam sa social media. So, pero yun, abangan natin kung ano pa yung mga latest. Kasi sigurado, painit ng painit, and ang pangako ko naman sa inyo, kasi pandemic lang ngayon, hindi ako masyadong naglalabas, hindi ako masyadong nakakapunta doon, habang papalapit, pupunta tayo sa Pasig to cover everything para dito sa Vico Serie. Kasi tayo dito,
naniniwala na yung type of yung klase ng pamumuno ni Mayor Vico ang kailangan ng Pilipinas. Sa totoo lang, ito walang halong kulay ng kung anumang politika, kung admin o posisyon, wala akong pakialam. Tingnan nyo kung paano mamuno si Mayor Vico. Maayos, malinis, transparent. Naniniwala ako na siya ang future ng bansan to. Kasi sa problema talaga, corruption, masyadong normal na para sa Pilipinas. Sa totoo lang, parati ko nga sinasabi, ang Pilipino, maraming Pilipino, galit lang sa corruption pag hindi sila kasama. So yun yung problema natin. And naniniwala ako, kailangan natin ng mga pinuno katulad ni Mayor Vico na maayos, na malinis, na hindi kailangang i-give up yung kanyang idealism o yung kanyang mga morals para lang mamuno. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga yan. Hindi biro talaga. Sa Pilipinas, kapag ikaw ay mataas ang iyong idealism at malinis ang gusto mong malinis ang iyong pamumuno, kadalasan, na-overpower ka nung kalaban mo na maraming pera. Yun yung nagiging problema natin sa totoo lang. So gusto ko mag-serve as inspiration si Mayor Vico. Sana maraming umangat na katulad niya na mamuno ng maayos at hindi para magpayaman o hindi para magkamkam ng kapangyarihan. So we need more people like Mayor Vico Sotto in public office. So yan po ang advokasya nitong channel na to. Kaya ako po ginagawa to. Bukod sa trabaho ko to, di ba? Pero kaya ako sinusuportahan si Mayor Vico dahil po dyan. Kasi he is the future of Philippine politics. Okay, so he is our leader for the future. Of course, yung si Mayor Isko, sinusuportahan din natin, he is the leader that we need now. Diba? Kasi ang daming problema sa Maynila. So nakita niya naman, inayos niya. Diba? Itong si Mayor Vico, he is the leader for the future. Dahil bata itong si Mayor Vico. And maraming changes ang pwedeng dalin sa bansa. If we follow the example of Mayor Vico, if we truly want change, kung talagang gusto natin yung pagbabago na malinis na gobyerno. Iba kasi nagsasabi lang na malinis na gobyerno kapag yung kalaban nila yung nakaupo. Pero pag sila na yung nakaupo, ay wala nang malinis. Yun ang problema. So yun po ang aking mission dito sa Vico Serie, and I just wanted to say that to all of you, to remind you na ako po nagsimula, hindi ako magiging successful na YouTuber kung hindi dahil kay Mayor Vico, kung hindi dahil sa views nyo at panonood nyo kay Mayor Vico then kay Mayor Isko. So yung pong aking commitment sa pagsuporta sa ganitong klase ng pamumuno ay tuloy-tuloy lang. And so far po, maganda yung nakikita ko kay Mayor Vico, hindi naman siya nagbabago, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang ganyang klase ng pamumuno. So ako po ay fully support him all the way. So asahan nyo po yan, dadami yung Vico Serie natin in the coming months habang papalapit po tayo sa declaration sa October and sa election sa May 2022. So ayun guys, yun po ang ating latest report sa Vico Serie. Alam ko yung mga taga Pasig, sorry, hindi ako masyado nakakagawa. Masyado, si Mayor Vico naman kasi hindi naman siya ganun ka-flashy. Kumbaga hindi siya ganun ka, kumbaga nagtatrabaho lang siya, maayos lang. Hindi ganun ka, yung masyadong ka, kumbaga masyadong pasabog o masyadong maingay sa kanyang pagsiservisyo. Talagang nagtatrabaho lang. Hindi nga style yung parang high profile. Medyo low profile lang si Mayor Vico. Pero ang importante, nagtatrabaho, importante, malinis at maayos yung kanyang pamumuno. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye sa Pasig, umaago sa pag-asa.